sa bawat isa, ganun din po sa ating pong kasama sa mga live streaming. At salamat po sa ating pong Sunday evening, ganun din po salamat po sa mga testimony at sa awitan. At alam po natin na ang pinakamahalaga po in every Baptist service is the preaching of the words of God. Amen. At salamat po sa Panginoon for this privilege na pinagkaloob niya po sa akin upang muli ay maging instrument of His message. At salamat din po sa ating pong pastor at sa ating pong church for allowing me to share God's word. At alam ko po na ito po ay biyaya lang ng Panginoon, and it's only by the grace of God that I can stand in front of you behind this pulpit. At I believe without God, I can do nothing. And I believe na ang bawat isa ay excited na to hear God's word. Amen. Amen. So I would like to request everyone to please stand up as we read the words of God. Please grab your King James Bible. Grab your King James Bible and let us open our King James Bible in the book of Psalms, chapter 116. Say aloud amen if you are there. Amen. Amen. So basahin lang po natin ang the whole chapter ng Psalms 116 in unison starting from verse 1. Ready? Read. I love the Lord because He had heard my voice and my supplications. Because He had inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. The sorrows of death compass me. I found trouble and sorrow. Then called upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low and He helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. I am thy servant. I am thy servant and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bands. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. In the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. So for our message for tonight, we will dwell in verse 12. Let us read once again yung verse 12 po. Sabi po ng verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So that's why our message for tonight is entitled, what shall I render unto the Lord? Have you ever tried to ask yourself or ask ourselves yung ganito pong question, what shall I render unto the Lord? Sometimes, lagi po nating, ang hinahanap po natin, ano po yung maibibigay ng Panginoon sa atin. You are always looking for God's blessing. Yun lang ating hinahanap. Ano kayang i-render ng Panginoon sa akin? Ano kaya ang panibagong ibibigay sa akin ng Panginoon? Ano kaya yung wonder works ng Panginoon na ibibigay, ipapakita sa akin ng Panginoon? But have you asked yourself, after God's wonder works in your life, after God's blessing in your life, have you asked yourself, ano naman kaya ang kaya kong ibigay sa Panginoon? And to tell you honestly, we cannot give anything to God. Wala naman talaga tayong kayang ibigay sa Panginoon. Kasi lahat naman ng bagay ay sa Panginoon. All things were created by the power of God. Kaya nga, but tonight,
Let us dwell in this passage. What shall I render unto the Lord? May mga bagay na hahanapin sa atin ang Panginoon bilang isang Kristiyano. So tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa gabing ito. Salamat po sa mga passages na aming pong nabasa. Salamat po sa inyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang manguna sa gabing ito. Just use me tonight. I know that I am not worthy. I am just a sinner saved by grace. But I'm kneeling down. I'm begging on your power and wisdom, Panginoon. Give me words to say. At nawa, Panginoon, kayo po ang makita po ng bawat isa. Hindi po ako, kundi po ang mga salita niyo po ang mapakinggan po ng bawat isa, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, ang mensaheng ito ay maging blessing sa bawat isang tagapakinig at ma-apply po namin sa aming pong buhay Kristiyano. At alisin niyo po, Panginoon, lahat ng gumugulo sa aming pong isipan at maging attentive lang po kami sa pagtanggap ng inyo pong mensahe. At alam po namin na it is your will na kami po ay makapakinig at mahamon na inyo pong mga salita. At muli, Panginoon, humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na Jesus. Amen. Salamat po and you may be seated. Amen. So sa ating pong binasa, sabi po sa verse 12, what shall I render unto the Lord? So ito po yung kailangan po nating maunawaan that God will look something in our Christian life. Alam niyo po itong verse 16, Psalms 116, kung we will understand, i-meditate natin. Itong Psalms 116, it talks about the greatness of God in our life. Kung babasahin po natin starting from verse 1 hanggang verse 19, it talks about how great our God is. Tingnan niyo po sa verse 1, ano po sabi diyan? I love the Lord because He had heard my voice and my supplication. Nakakalungkot naman po kung mahal natin ang Panginoon kapag nandiyan yung supply. Amen? Pag nandyan yung supplication ng Panginoon, nandyan yung provision ng Panginoon, masasabi natin, I love the Lord. We praise the Lord kasi nandyan yung provision ng Panginoon eh. But how about kapag wala nang supplication? Baka wala nang I love the Lord. Pero salamat, in these passages, naunawaan natin that all supplication, all provisions comes from God. Kaya nga sa verse 1, it talks about the provision and supplication of God. Sa verse 2, ano po binabanggit dyan? It talks about God hears our prayers. Kaya nga sabi dyan, He hath inclined His ear unto me. When you pray, ang Panginoon ay bukas ang tenga, pinapakinggan ka. That is greatness of God. Na hindi ka lang nagpe-pray sa isang estatwa na hindi nakakapakinig. Tayo ay nananalangin in our living God na may tengang nakakapakinig sa atin. At ano po sa verse 3, the sorrows of death compass me and pains of hell got hold upon me. I found trouble and sorrow. It talks about with God's protections and peace. Diba, nandiyan yung protection, nandiyan ang kapayapaan ng Panginoon sa atin. Though we face a lot of troubles, we face a lot of problems, may sorrows tayong kinakarap, pero meron tayong kapayapaan. Diba, napakabuti po ng Panginoon? Sa verse 4, anong sabi po dyan sa verse 4? Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. It talks about our salvation. Sa verse 5, anong sabi po dyan? It talks about the grace and mercies of the Lord. Napakayaman po sa biyaya ng Panginoon sa atin. Sa verse 6, ano po dyan? It talks about the preservations of God in our life. It talks about the help of God. Na kapag ang isang Kristiyano humingi ng tulong sa Ama, nandiyan yung tulong ng Panginoon. Sa verse 7, nandiyan din po yung rest na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Now, whenever you are tired, you are burdened, you can come to God and have some rest. Alam niyo po, in this world full of troubles, full of burdens, pero salamat, meron po tayong Diyos na ating resting place. Wala na tayo ibang resting place kundi ang Panginoon. Salamat, meron tayong church
na ito'y nagbibigay sa atin ng encouragement and comfort every time na nanghihina tayo. Kaya nga kung tayo nakaka-experience ng panghina espiritual, wala na tayong ibang dapat puntahan kundi ang church. The house of God. Ano po sa verse 8? For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. Nandiyan, it talks about sa God's salvation and guidance. Diba, ano sabi po dyan? From tears and my feet from falling. Iniingatan tayo ng Panginoon na tayo po ay madapa. Our feet from falling. Iniingatan tayo ng Panginoon na tayo po ay hindi masaktan. Diba, ayaw ng Panginoon na ang kanyang anak ay mapahamak, malaglag, ma-fall in temptation, ma-fall into sin. Kaya nandiyan yung guidance ng Panginoon. Amen. And everything, lahat ng nabasa po natin yan, kung babasahin po natin hanggang verse 19, maunawaan natin that our God is truly great. Ang daming benefits na ibinibigay ng Panginoon sa atin. I hope and I pray na nakikita natin yung benefits na binibigay sa atin ng Diyos. And I hope and I pray nakita mo yung blessing ng Diyos sa buhay mo. Yung nakikita mo kung paano kumikilos ang Panginoon sa'yo. Na kapag ikaw ay burden, binibigyan kanya ng rest. Kapag ikaw ay nandun sa trouble, binibigyan kanya ng protection. Diba po? So, tayo po ay pinagpala. You are truly blessed kasi you have your family. A fine family na kasama mo in the church. Diba, you are truly blessed. Meron kang home to dwell. Meron kang tahanan. Meron kang business. Meron kang trabaho. Meron kang oportunidad na makapag-aral. Diba, blessing po yun. Benefits yun ng Panginoon. Meron kang supplication, provision, and protections from God. Yan po ay lahat ay benefits from God. Lahat po yan ay blessings from God. Pero alam niyo po, last week, sa klase ko po, na I was surprised, binigyan nila ako ng isang basket. Yung basket po nun, naglalaman ng notes. Yung mga notes po yan. Actually, marami po ito. Ilang po lang po yung nadala ko. Isang basket. So, yung basket po na ito, naglalaman ng mga problema ng mga bata. This is isang klase lang po. Then, they wanted me to pick a paper at basahin kung ano yung anonymously naman po siya, yung problem na pinagdadaanan nila. Yung mga nagpapabigat sa kanila. And to give some advice. Pero, nung mga nag-pick ako ng some randomly, hindi ko kinaya. Sabi ko, I can't give any words on the spot. Kailangan ipanalangin ko kung ano yung sasabihin ko. Baka kasi salip na maging blessing, baka lalong maging burden pa sa kanila. But my point is, alam niyo po ba yung mga, imagine, yung mga batang ito, yung mga estudyanteng ito, they face a lot of troubles. Ano po yung mga kinakaharap nila? They face a lot of pressure. Nape-pressure sila. Nape-pressure sila ng kanilang pamilya. Nape-pressure sila ng sanlibutan. Some are facing brokenness sa kanilang puso. Yung iba nakalagay doon, anong gagawin nila? Gusto daw nilang umiyak pero hindi na nilang kayang umiyak sa sobrang daming problemang pinagdadaanan. Some are facing anxiety. Yung iba, ang problema sa family. Meron siyang broken family. Meron mga half-siblings. At hindi niya alam kung paano makikitungo. Yung iba may problema sa financial. Yung iba gustong matapos yung pag-aaral nila pero di nila alam kung paano. Kasi pinapressure sila, kailangan nila magbigay ng financial provision sa kanilang family. Ang dami nilang problems na kinakaharap in their young age. Grabe ang problema, anxiety, and yung iba may nakalagay pa doon, hindi na siya masayang na mabuhay. Parang hindi niya talaga nakikita yung purpose ng kanya pong buhay. Sabi niya, pagod na siya sa kanyang buhay. Pero salamat mo, kaya nga, we Christians, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Kasi though we face a lot of troubles,
Pero alam natin na nandiyan ng Diyos na tutulungan tayo every times na mayroon tayong troubles. Though, meron tayong pressure. Yes, we face a lot of pressure. Pero alam naman natin na we can overcome those pressure. We face a lot of challenges, anxiety, brokenness. Narating sa atin yan. Sometimes we fail. Nakakaranasin tayo ng failures. Pero salamat sa Panginoon. Nandiyan yung encouragement lagi ng Panginoon sa atin. Salamat meron tayong church na every time na pag ikaw ay hopeless, broken, kapag ikaw ay burden, may nag-encourage sa'yo. But how about sila? Wala silang church na nag-encourage sa kanila. Wala silang words of God na nag-encourage sa kanila. Na kapag meron kang problema, ibigay mo lang sa Panginoon. Hindi nila napapakinggan yun. But we are truly privileged. Kasi every time you come in this church, gina-challenge ka ng words of God, ine-encourage ka ng words of God, kahit anong sitwasyon na kinakaharap mo, kailangan mo magtiwala sa Panginoon. Na kahit ikaw ay iwan man ng lahat ng tao sa mundong ito, ang Diyos ay hindi ka iiwan. Amen. Kahit wala nang kumakampi sa iyo, lahat ay tinalikuran ka na, God will never forsake you nor leave you. Diba kung alam lang ng tao, kung alam lang nila na kahit anong problema ang dumating sa kanila, basta magtiwala lang sila sa Panginoon, sila ay tutulungan ng Diyos. Diba ganun po tayo, salamat. We found yung dati, our hearts is empty. Ganun din yung puso natin, may kulang din eh. Pero salamat sa Panginoon, Jesus fill our hearts. Pinuno ng kagalakan ang ating mga puso. That is a great blessing. Na kahit ang dami mong problema, kahit wala ka na isasaing bukas, kahit wala ka ng pang tuition fee, kahit wala ka na isasagot sa exam, kahit hindi ka nakagawa ng project, kahit medyo problemado ka na sa trabaho, sa iyong business, aba, binibigyan ka ng joy ng Panginoon. That is benefits. That is our edge. Yan yung edge natin compared sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. That's why we are truly blessed. There are a lot of benefits na ibinibigay sa atin ng Panginoon. But the question for tonight is, after all those benefits, after knowing those benefits na meron na tayo, amen, meron na tayong benefits eh, binigay na ng Panginoon sa atin eh. Nandiyan na yung blessing ng Panginoon, amen? Amen. Ngayon, ano naman po i-render natin sa Panginoon? O basahin po natin sa verse 13. Sabi po sa verse 13, I will take the cup of salvation. Kaya ang ating point number one, take the cup of salvation. Salamat sa Panginoon ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng dugo ni Kristo. Amen. Salamat that we are saved by the blood of Jesus Christ. Naunawaan na natin ang kaligtasan, ang daan patungo sa langit ay si Kristo lamang. Salamat. Pero anong sabi po dyan? Take the cup of salvation. Ito po, the cup of salvation talks about yung suffering ng Panginoon. The suffering and pains na hinarap ng Panginoon in the cross of Calvary. Nakita po ba natin? We enjoy the benefits of salvation. Ine-enjoy natin yung kaligtasan. Pero sometimes nakakalimutan natin yung pains and sufferings na pinagdaanan ni Kristo in the cross of Calvary. Hindi natin nakikita, hindi natin nai-imagine kung paano naghirap si Kristo doon sa cross of Calvary. Diba kaya nga nasabi ni Kristo eh, it may be, let this cup pass on me. Hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya yung suffering and pains that moment. Sabi niya sa Ama, Ama, kung pwede lang itong cup na ito ng sufferings and pains ay hindi mailipat sa iba. Pero hindi ginawa ni Kristo. Bagamat nagsasuffer si Kristo, siya ay merong pains that time, pero sabi niya, thy will be done. Salamat si Kristo, he take the cup. He nailed on the cross para ma-enjoy natin yung blessing ng salvation. Basahin po natin Hebrews chapter 9, verse 12.
Ang sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 12, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Salamat sa Panginoon. We obtain eternal redemption for us. Sa pamagitan daw po ng ano, hindi po sa dugo ng goats, calves, but the blood of Jesus Christ. Amen. Ano nangyari? Through the blood of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng eternal redemption. Tinubos tayo doon sa ating kasalanan patungo sa impyerno. Kaya tayo tinubos na ng Panginoon eh. Sa verse 13, sabi diyan, for if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself. Nakita po ba natin? He offered himself. Anong klaseng dugo ni Kristo? Without spot. Very clean. Pero ang ginawa niya, offered himself without spot to God. Purge your conscience from dead works to serve the living God. He offered himself for you and me. Inoffer niya yung sarili niya. Pero ato tayo po bilang isang Kristiyano, anong kaya nating i-offer sa Panginoon? God wants us that after we receive salvation, natanggap na natin yung kaligtasan, kailangan naman po natin take the cup of salvation. That wherever you go, panindigan mo na ikaw ay ligtas. Wherever you go, bring the gospel of Jesus Christ. Saan ka man magpunta, dapat ipakita mo sa lahat ng nakakita sa'yo na meron ka ng Kristo sa iyong pung puso. Ang nais ng Panginoon, yung salvation na ating natanggap, ibahagi naman natin sa iba. Let your classmate know na merong Kristong ipinako sa krus para sa ating kasalanan. Let the whole world knows that there is Jesus who crucified in the cross. Let Imo City knows about Jesus. About the way of salvation, dapat malaman po yan. Ang saang kaligtasan po, kailangan ipamalita po natin yan. Saan ka man magpunta, sa trabaho, sa eskwalahan, sa iyong business, dapat dala-dala mo yung salvation. Ready kang i-share sa iba yung salvation. Ang tanong po ba, nakikita na po ba ng sanlibutan na ibahagi mo na ba sa iba ang patungkol kay Kristo? Na ibahagi mo na ang patungkol po ba sa pag-ibig ng Diyos sa kanila? Yun lang po ang kaya natin i-offer sa Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, ikaw anak ng Diyos. Ikaw na niligtas na ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon upang maging instrumento parang iba naman ay makakilala. Yun ang nais ng Panginoon eh. Yun lang. Ikaw ay maging instrumento to share the gospel. Ikaw ay maging instrumento of the gospel of Jesus Christ. Alam niyo po ang ibig sabihin pa po ng cup of salvation? Diba po yung cup? Pag ano ito eh. Kasi yung natanggap nating kaligtasan, talagang masaya po tayo. Sobrang kagalakan ang nadala sa atin ng kaligtasan. Kaya nga sa, pero dahil sa kasalanan, minsan we forget the joy of our salvation. Nakalimutan natin yung kasiyahan, kagalakan na ating naramdam nung tayo naligtas. Bakit po? Dahil sa kaligtasan. Kaya nga sabi po ni David, restore unto me the joy of my salvation. Muli mong ipanumbalik yung kagalakan ng aking kaligtasan. Bakit nawala? Nahulog siya sa kasalanan eh. Bakit nawala na yung kagalakan mo sa kaligtasan? Bakit nawala na yung kagalakan mo sa pagbahagi ng salita ng Diyos? Dahil meron ng kasalanang humahadlang. But our salvation is worth to celebrate. Amen? Worth to celebrate. Our salvation ay worth to thank God. Dapat pasalamatan natin sa Panginoon. Basahin po natin Psalms 100 verse 2. Psalms 100 verse 2. Mm-hmm.
Ano po sabi diyan sa Psalms 100 verse 2? Ayan. Ayan. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. So ano na nais ng Panginoon? Bilang ikaw ay naligtas na, serve the Lord with gladness. Dapat meron tayong kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Meron tayong kagalakan sa pagbabahagi ng salvation sa iba. Kasi alam naman po natin eh. Sabi nga po ng Luke chapter 15 verse 10, likewise I say unto thee, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Diba kung ang isang tao lang ay magsisi ng kasalanan at manumbalik sa Panginoon, doon sa langit meron ng kagalakan eh. Diba po? Tayo, how much more tayo po bilang isang Kristiyano? Kapag ikaw ay ginamit ng Panginoon upang isang tao ay makakilala sa Kristo, dapat magalak ka. Maging masaya ka. So pag ginagamit po yung kapag nag-enjoy, nagre-rejoice, yung taking a cup, ibig sabihin po is nagte-thanksgiving ka. Kapag merong celebration, merong cup, sabihin, nagpapakita ka na ikaw ay may rejoicing. Ganun din po tayo, we are rejoicing because we are saved. At yung ating rejoicing na yan, gagamitin natin yan sa paglilingkod sa Panginoon. If you know in your heart that you are saved, dapat mag-rejoice ka na. If you know in your heart that you are saved, dapat you serve God with gladness. Come to church na mayroong kagalakan sa iyong puso. Serve the Lord with gladness. Sing with the Lord with gladness. Whatever you do for God, gawin mo yan na mayroong kagalakan. Kaya nga hindi po simpleng bagay yung pag-awit eh. Kasi yung pag-awit ay paglingkod sa Panginoon. Ang pag-awit ay pagpapakita ng pasasalamat natin sa Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon, dapat merong kagalakan. Energetic, in the top of your voice. Kailangan umawit ka sa Panginoon. Kasi masaya ka eh. Ligtas ka eh. Basahin din naman po natin ang Ezekiel chapter 33. After we got saved, masaya na tayo. Anong nais ng Panginoon? Ibahagi natin ang salvation. Ezekiel chapter 33, verse 8. Ang sabi po sa verse 8, when I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. If thou dost not speak to warn the wicked from his way, the wicked man shall die in his iniquity. And underline this word, but his blood will I require at thine hand. Grabe po ito, no? Ano sabi ng Panginoon? His blood will I require at thine hand. You are accountable sa mga taong hindi makakakilala sa Panginoon. Ano daw ang gagawin? Anong nais ng Panginoon? When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. Merong kamatayan patungo sa impyerno kang kakaharapin. Ayan ang dapat nating sabihin sa kanila. If thou dost not speak, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw na alam mo na yung katotohanan, ngunit hindi mo daw sinabi sa kanila, to warn them, to warn. Bigyan sila ng warning na merong kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Kapag hindi mo daw sila binigyan ng warning, ano daw mangyayari? The man shall die in his iniquity. Sila ay makakaranas ng kamatayan doon sa apoy ng impyerno. Pag hindi mo sila nabahagian ng salvation, hindi mo sila na-warning na merong impyerno, ano daw mangyayari? Their blood shall I require in thy hand. Ikaw ang accountable. You are accountable to your family na hindi mo nabahagian ng salita ng Diyos. Amen. You are accountable sa iyong family na hindi mo na sila nabigyan ng warning na merong impyerno, that they will surely die if they don't believe in Jesus. You are accountable sa iyong mga friends, sa iyong relatives, sa iyong mga co-workers, sa lahat na nakakasalamuha mo na hindi mo binigyan ng warning about death. Sino po ang nagsabi niyan? Ang Biblia po eh. But his blood, ang kanilang dugo, will I require at thine hand.
Sasabihin sa iyo ng Panginoon, pag humarap ka sa Panginoon, makikita mo na ang iyong family members na lagi mong kasama, yung iyong best friend, yung iyong matalik na kaibigan, ang iyong classmate, ang iyong katrabaho, hindi mo binigyan ng warning. You are accountable. Kaya ano mangyari? Iiyak ka dun sa langit eh. Kaya meron pong pag-iyak sa langit. Pero salamat, after ng pag-iyak, sabi ng Panginoon, He shall wipe all our tears. Aalisin ng Panginoon ang ating pong mga luha. Pero habang meron pa po tayong time, my brethren, meron pa tayong opportunity, privilege to share the words of God. Ibahagi na natin yung warning about hell. Ibahagi na natin yung way of salvation. Dalin-dali mo na yung cup of salvation sa kaman magpunta. Huwag mong ikahiya ang salvation of Jesus Christ. Amen. Yan lang ang kaya nating i-render sa Panginoon. Yan lang ang nais ng Panginoon sa atin. That is the greatest commandment. That is the great commissions of God sa atin bilang isang Kristiyano. Kanino po yan ihinabili ng Panginoon? Sa mga anak ng Diyos. Hindi po hinabili ng Panginoon ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa presidente, sa mayor. Hinabilin po yan ng Panginoon sa mga ligtas. Binili niya ng Panginoon sa church. And praise God, as members of this church, it is our responsibility to reach more souls for Jesus Christ. Amen. So basahin po, balik po tayo sa ating, sa verse 9, sa Psalms 116. What shall I render unto the Lord? Take the cup of salvation. And not only take the cup of salvation, sa verse 9. Ang sabi po sa verse 9, I will walk before the Lord in the land of the living. Point number 2, walk before God. Anong nais ng Panginoon na i-render mo sa Kanya? Walk before God. That you must live day by day of your life walking before God. Nandoon yung presensya ng Panginoon. Na saan ka man magpunta, ano man ang gagawin mo, dapat lumalakad ka na ayon sa kalooban ng Panginoon. That what we can render unto God. Hindi hanapin ng Panginoon kung ano yung mga bagay na meron ka. Eh, sa Kanya yan eh. Even our life, Kanya rin yung sa Panginoon yan eh. Pero nais ng Panginoon, you as a Christian, you as sons of God, walk before God. Na lahat ng gagawin mo, dapat nakadepende sa salita ng Diyos. Dapat nakadepende sa Kanya. We must live by faith na mayroong pananampalataya sa Kanya. Kailangan, we are living by faith. Paano tayo we can live by faith? Kailangan lagi tayo mayroong salita ng Diyos. Kasi without the words of God, alam niyo yung faith natin, manghihina eh. Manghihina like a mustard seed kapag walang words of God. Kaya mabilis tayong mahulog sa kasalanan, mabilis na lang sa ating umalis sa church, mabilis na lang sa ating umalis sa ministry. Bakit? Wala nang pakikinig ng salita ng Diyos eh. Mahina na yung pananampalataya mo eh. Bakit nawala yung pakikinig ng salita ng Diyos? Kasi sabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kapag ang anak ng Diyos nawala nang pakikinig ng salita ng Diyos, that is the time na manghihina yung iyong pananampalataya. That is the time na mabilis ka nang mahuhulog sa kasalanan. That is the time na ikaw ay lalayo na sa Panginoon at tataliguran mo na ang ministry. At wala ka nang kayang i-offer sa Panginoon. Iintay mo na lang kung ano yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero wala ka nang kayang habang ikaw ay may kalakasan pa,
Ibigay mo na ang buhay mo sa Kanya. Diba kaya nga binasa natin din kanina sa verse 9, I will walk before God while I am in the world of living. Habang nandito ka sa mundo, lumakad ka na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano sabi diyan ng Panginoon? Present your bodies a living sacrifice. Habang kaya mo pang maglakad para sa soul winning, ibigay mo na yan. Habang ikaw ay meron pang lakas, habang ikaw ay matalas pa yung iyong kaisipan, habang ikaw ay nakakabasa pa, habang ikaw ay nakapunta ka pa sa malayong lugar, gamitin mo yan para sa Panginoon. Amen. Hindi na kung kailan wala na yung lakas mo. Kung hindi na kung kailan ikaw ay nakahiga na sa banig ng karamdaman, Panginoon, pagalingin mo ko at ako'y maglilingkod na sa'yo. Maraming Kristiyanong ganon. Kung kailan sila ay nandun na sa banig ng karamdaman kaysa dun sila hingi sa Panginoon ng kalakasan. Amen. Ang nais ng Panginoon, habang meron kang kalakasan, ibigay mo na yan sa Panginoon. Present your bodies a living sacrifice. Paano mo maipipresent ang iyong sarili a living sacrifice? Kung Sunday morning, hindi mo kayang ibigay sa Panginoon, you cannot be present in the worship service. Sabi mo, Panginoon, binigay ko ng sa aking sarili sa'yo. I surrender my life to you. Sabi mo sa Panginoon, but you cannot present yourself in the worship service. You cannot be on time in Sunday school. Pero sabi mo sa Panginoon, isinuko ko ng buhay ko sa'yo. You cannot attend prayer meeting. Pero ang sabi mo sa Panginoon, I present my life a living sacrifice. Kaya po, ano po ito, itong verse na ito, iba po yung degree nito eh. Hindi lang po siya basang sabihin ko, Lord, I present my bodies a living sacrifice. Let us assess ourselves kung kaya ba, talagang kaya ba natin to, o ginagawa na ba talaga natin to, that we present our bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Yung iba, nais, Panginoon, nais kong kumanta sa choir. Panginoon, gusto ko magturo sa mga bata. Panginoon, gusto ko mag-preach ng word of ng Panginoon. Panginoon, gusto ko mag-drive para sa mga brethren. Ang dami mong gustong gawin para sa Panginoon. Pero anong unang hinihingi ng Panginoon? Present your life a living sacrifice. Ibigay mo muna yung oras mo sa Panginoon. Ibigay mo yung oras mo nang sa Sunday school. Ibigay mo yung sarisan mo pag every services. Kapag naibigay mo ang oras mo sa Panginoon, ano sabi ng Panginoon? That is your reasonable service. Hindi pala reasonable yung service ko kapag hindi ko na-present yung aking my body as a living sacrifice. Hindi pala katanggap-tanggap yung paglilingkod ko sa Panginoon kapag yung sarili ko hindi ko talaga sinurrender sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, reasonable service. Paano magiging reasonable service? Present your life a living sacrifice. Habang may lakas ka, magbigay ka ng oras sa Panginoon. Maging available ka every worship service. Huwag mong kakatamaran ang pag-atin ng Sunday school. Huwag mong kakatamaran ang pag-atin ng worship service. Kasi yan ang nais ng Panginoon eh. That is what we can render unto God. Gusto mo magpasalamat sa Panginoon sa mga benefits na binigay niya sa'yo? Ang sabi ng Panginoon, punta ka ng church, lumuhod ka, at magpasalamat ka sa Panginoon. Masahin din po natin, tingnan po natin yung mga Bible characters who able to walk with God. Yung mga anak ng Diyos, mga tao ng Diyos, na sila ay lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Basahin po natin Genesis chapter 5 verse 22. Genesis chapter 5 verse 22. Anong sabi po ng Biblia? And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. Sino daw po yung naglakad, walk before God? Si Enoch. Sino ang nag-ani ng reward? Ang kanyang anak, si Methuselah. Sino si Methuselah? Siya yung pinaka mahabang nabuhay sa mundo. 969, I think. Yan. 180
Ayun po, sa ano, verse 26. Ano? Sa, 27, 600 and 969. Tama, 969. Dahil si Enoch, he walked with God. Sino ang nag-aani ng reward ng pagpapala? Ang kanyang anak. Tingnan din po natin sa Genesis chapter 6. Genesis chapter 6, verse 8. Ang sabi po ng Biblia sa verse 8, "But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God." Paano siya nakasumpong ng favor ng Panginoon, ng grace sa Panginoon? Because he walked with God. Ano po ang rewards niya? Siya at ang kanyang pamilya lang ang naligtas mula sa great flood. Yung blessing yun ng Panginoon, doon yung protection sa kanyang family. Bakit nandun yung grace ng Panginoon? Nandun yung protection ng Panginoon. Because he walked with God. Kung gusto mo ng Panginoon ay bigyan ng protection ng Panginoon ng iyong family, walk with God. Kung gusto mo na nandoon yung grace ng Panginoon sa iyong tahanan, walk with God. Mabasahin din po natin Genesis chapter 17, verse 1. Genesis chapter 17, verse 1. Ang sabi po dyan, "And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect." Diba po, si Abraham, he walked before God. Ano pong nangyari? Sa verse 2, ito yung promise ng Panginoon, "And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly." We are the seeds of Abraham. Diba po? Siya yung father of nations. Diba, tayo po ay seeds of Abraham. Ano nangyari? Dahil po siya, he walked before God. Kaya nga po bilang isang Kristiyano, nung nais po ng Panginoon, walking with God. Kailangan lumalakad tayo sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon, let God be the drivers of your life. Let God be the drivers of your life's journey. Siya ba yung nagda-drive? Siya ba yung nagmamaniobra? Siya yung magdadala sa'yo doon sa success eh. Siya yung magdadala sa'yo doon sa lugar ng pangako ng Panginoon sa atin. Kaya huwag nating pangunahan ng Panginoon. Kasi siya yung driver eh. Minsan may mga pasahero na pinangungunahan pa yung driver eh. Diba? Kung ikaw ay pasahero, huwag mong pangunahan ng driver. Kasi alam ng driver kung saan siya tutungo eh. Ganun ang Panginoon sa atin. Siya yung driver ng buhay natin. At huwag natin siyang pangunahan. Diba po? God as the driver of our life's journey knows the best route for you. Alam niya yung tamang daan para sa iyo eh. Yung ruta ba na dapat niya ating tatahakin, alam niya yung para sa iyo. Alam niya ikaw ay nag-aaral, ang ruta mo dapat dun muna sa study. Ayaw ng Panginoon na kakabila ka muna ng ruta at magsa-sideline ka muna ng ibang bagay. Ang nais ng Panginoon, ito, mabilis lang, diretso lang. Focus sa yung study, sa yung goal, at maabot yung pangarap mo. Kalooban niya ng Panginoon sa'yo. Yun yung ruta ng Panginoon sa'yo eh. Pero minsan, anong ginagawa natin? Nagsasidetrack ka pa. Panginoon, dito muna ako sa kaliwa. Medyo masaya to eh. Very challenging. Very adventurous tong kaliwa ito. Gusto kong subukan to. Sige Panginoon, diyan ka lang. Babalik naman ako eh. Kaya magta-try ka muna na ibang ruta. 'Di ba? Ay sa una parang smooth sailing, ganda ng daan. Adventure, nag-enjoy ka, ups and down. Yun ang gusto ng emotion natin, ups and down, natitrill yung emotions natin. Pero anong dulo? Kapahamakan, danger. Kasi hindi mo pinagtiwalaan yung driver ng buhay mo eh. Ang gusto ng Panginoon, siya yung mangunguna sa buhay natin. At syempre, habang tayo po ay nasa life's journey, hindi naman po talaga lahat yan ay smooth. Hindi naman lahat ng daan ay smooth lang. Na parang lahat ng bagay ay okay.
merong pagkakataon na merong rough roads. Rough roads na madadapa ka, rough roads na masusugatan ka, mape-pressure ka, macha-challenge ka. Pero kung doon dumaan ka sa rough road, hindi mo kasama ang Panginoon, ano mangyayari sa atin? Kaya mo ba yung sarili mo pag dumaan ka sa rough road? Pero ang kagandahan doon, kahit meron tayong rough roads na dinadaanan, kahit merong harang na dyan sa dadaanan mo, kahit may challenge dyan, may pressure dyan, may mga troubles dyan, dahil kasama mo ang Panginoon, siya ang mag-aalis niyan sa'yo. Kasi nasa likod ka lang eh. Ang Panginoon, ito may harang dyan, may troubles. Kung ikaw ang nasa unahan, ikaw yung nangunguna, paano maalisin yung trouble? O, diba po? Pero dahil ikaw ay walking before God, nandun ka lang sa likod, ang Diyos ang bahalang mag-smooth ng daan mo. Ops, may bato dyan, may bato. Alisin mo ng Panginoon yan, baka madapa ka eh. Diba? Ops, may bangin. O, lalagyan ng tulay ng Panginoon bago ka dumaan. Ops, may bomba. O, anong gagawin? Aalisin muna ng Panginoon yan eh. Bakit? Nasa unahan mo ang Panginoon eh. Pero kapag hindi mo na nasa unahan ng Panginoon, dire-diretso ka na. Yun, mahulog ka na sa kasalanan. Masisira ang buhay mo. Hindi ka na makakabangon. Bakit? Pinangunahan mo yung plano ng Diyos sa'yo. Kailangan let God be the drivers of your life. Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Alam ng driver yung tamang pacing ng journey natin. Alam ng Panginoon kung kailan mabilis, mabagal, kung kailan siya hihinto. Alam ng Panginoon yan eh. Minsan naman tayo, nagmamadali bilang pasahero, no? Gusto mo magmadali. Panginoon, gusto ko na mag-asawa. Abay, nagmamadali. Eh sabi ng Panginoon, dahan-dahan ka lang, wait patiently. Eh, ikaw naman nagmamadali. Diba? Kaya kahit sino yung nakasalubong mo, kinuha mo na. Kahit hindi naman kalooban ng Panginoon. Amen. Eh, ang plano ng Panginoon, medyo nandun pa eh. Konti wait ka lang. Nandun naman eh. Darating naman sa'yo eh. Eh, ikaw, nagmamadali. You make haste of your decision. Kaya kamali ka sa pagpili. Sino ang nag-ani ng pagkakamali mo? Your children. Diba po, don't be unfair sa future mo. Don't be unfair sa magiging anak mo dahil nagkamali ka ng desisyon. Ang dami na magte-testify na dahil sa kanilang pagmamadali, dahil sa kanilang maling desisyon, nagsasuffer sila. Hindi lang sila, pati yung kanilang mga anak. Bakit yung mga batang yon na nabasa ko po sa inyo, bakit they are suffering? Bakit sila full of parang nawawalan sila ng ganang mabuhay. Kasi merong fault. Nagkamali. Eh tayo po bilang isang Kristiyano, don't be unfair sa iyong magiging future. Kasi your future depends on your decision right now. Amen. Kung magmamadali ka ngayon, yan ba ay para sa bright future para sa iyo? Kaya kailangan po ay hayaan natin ang Panginoon. Meron siyang right facing sa ating pong buhay. Hindi po, huwag nating hayaan na yung emotion natin ang mag-drive sa atin. Huwag natin, ay masaya ako eh. Kaya hinahayaan mo yung emotion mo mag-drive sa'yo eh. Don't trust our emotion. Just trust God. Amen? So yun po yung nice na i-render ng, ano pa po yung sa ano? Isa pa po, Luke chapter 1 verse 37. Look, ito isa sa favorite verse ko eh. At alam ko marami po sa atin nakaka-memorize nito. Luke chapter 1 verse 37. Na kapag may mga bagay na nais tayong mangyari sa ating buhay, i-quote natin ito. Ang sabi ng Biblia, pag may mga imposibleng bagay na kailangan natin ng miracle, ito'y i-quote natin. Sabi ng verse 37, "For with God, nothing shall be impossible." Praise God. Diba po? Pinanghawakan natin to eh. For with God, nothing shall be impossible. Parang imposible yung problema mo na masolusyonan. Pero sasabi mo, for with God, nothing shall be impossible.
Parang imposible makatapos ako ng pag-aaral. Pero sasabi mo, for with God, nothing shall be impossible. Parang imposibleng makaahon ako sa kahirapan. Pero sasabihin mo, for with God, nothing shall be impossible. Amen. Parang imposibleng gumaling na ako sa aking karamdaman. Pero nasasabi mo, for with God, nothing shall be impossible. Amen. Pero alam po ba natin yung story nito, itong verse 37, kung bakit meron tayong verse 37? Bakit naging posible ang imposible? Kasi basahin po natin yung verse 6. Verse 6, naging ano lang po yung verse 6, kasi dun sa verse 6, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. Kaya si Zacharias at si Elizabeth ay nasabi niyang, for with God nothing shall be impossible. Bakit nagkaroon ng possible things sa buhay ni Elizabeth at ni Zacharias? Bakit nagkaroon ng milagro sa kanilang pong buhay? Dahil merong history. Ano history? Sila muna ay lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. They both walking in all the commandments. Kaya nga, before claiming this verse na for with God, nothing shall be impossible, walk before God. Yun muna ang una. Don't claim this verse na for with God, nothing shall be impossible kung hindi ka naman lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Diba, nag-expect ka ng miracle ng Panginoon, but you don't walk with God. Eh, nagkaroon ng impossible things sa buhay ni Elizabeth saka ni Zacharias because they are walking with God. Ang haba ng panahon na sila muna ay naglalakad sa Panginoon, naglalakad by faith. Diba, nag-ano muna sila, ang haba ng panahon na sila ay nagtitiwala muna sa Diyos. Ang haba ng panahon na sila ay sumusunod muna sa utos ng Panginoon bago nila natanggap yung promise ng Panginoon. Kaya ganun tayo minsan bilang isang Kristiyano. Minsan gusto agad natin yung possible things. Gusto agad natin yung miracle ng Panginoon. Pero ayaw nating doon sa effort, doon sa walking with God. Kaya we can claim this verse kung we walk before God. Lumakad muna po tayo before God. At balik po tayo sa verse po natin sa Psalms 116. What shall I render unto the Lord? Not only take the cup of salvation, not only walk before God, pero sabi po ng verse 14. Ano po sabi ng verse 14? I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Sabi din po sa verse 18, I will pay my vows unto the Lord. Kaya po, point number 3, pay your vows unto the Lord. Ano po yung vow? Yung mga bagay na ipinangako natin sa Diyos. Mga bagay na we pledge. Mga sinabi na natin sa Panginoon. Do you still remember the day you got saved? Ang sabi mo na sa Panginoon, dahil ako'y anak na lang Diyos, dahil ako'y ligtas na, ay magkakaroon ako ng change life. Nahayaan ko ang Panginoon na baguhin yung aking pong buhay. That is your words to God. That is your vow to God. Do you still remember na once in your Christian life, you kneel down, you pray, and you commit to God na ikaw ay magiging faithful na sa services. Naalala pa ba natin yun? Na dumating sa panahon na sabi mo, Panginoon, di na ako malilate sa services. Amen. Na dumating sa panahon na nangako ka sa Panginoon na magpapagamit ka sa Kanya. Amen. Na nangako ka sa Panginoon na ikaw ay mag-i-involve na sa choir. Amen. Na dumating sa panahon na ikaw ay naging involved sa ministry. Nagtuturo ka sa mga bata, nagpapaawit ka na, nag-commit ka sa Panginoon eh. Naalala niyo po ba yun? Ang dami nating words sa Panginoon, dami nating ipinangako sa Panginoon. Panginoon, magiging matapat na akong Kristiyano. Panginoon, magiging matapat na ako sa aking pagbibigay. Panginoon, magiging matapat na ako sa aking pong paglilingkod sa iyo. That is your vow sa Panginoon. That is your commitment sa Panginoon. But look yourself right now. Tingnan natin yung ating sarili.
Nandun pa ba yung ating commitment sa Panginoon? Ginagawa pa ba natin yung pinangako natin sa Panginoon? Nandun pa ba yung commitment mo sa Panginoon? Nag-commit ka na ikaw ay aawit sa choir. Nag-commit ka na ikaw ay magpapagamit sa Good News class. Magtuturo ka sa mga bata. Nag-commit ka na ikaw ay mag-involve sa discipleship program. Nag-commit ka na ikaw ay magbibigay sa Panginoon. Pero nasaan na? Hahanapin sa atin ng Panginoon yan eh. Opo. Tingnan po natin, baka tayo po yung Kristiyano na used to be na. Used to be choir members. Used to be Sunday school teachers. Used to be ministers of God. Nakalimutan mo na yung vows mo sa Panginoon. Nakalimutan mo na yung commitment mo sa Panginoon. Nakalimutan mo na you commit in the ministry. Nakalimutan na you have the vows na ginawa sa Panginoon na ikaw ay magtatapat na sa Kanya. Amen. Nakalimutan na natin. Dahil ikaw ay nainitan, dahil ikaw ay meron ng ibang nagpapasaya sa'yo, nag-e-enjoy ka na sa ibang bagay, dahil meron lang naka-open sa'yo, dahil meron ka lang, meron somehow failures kang nagawa, dahil medyo nahirapan ka sa ministry, nakaka-stress ang mga bata. Ang init, ang nakaka-stress mag-Good News class. Nakaka-stress mag-disciple. Pupuntahan mo sa bahay, 8 a.m., iintay mo ng 30 minutes para maligo. After 30 minutes, hindi pala sasama. Aba, it takes patience. Pero dahil nga, napagod ka, na-stress ka, na-open ka, sabi nila, sasama sila. Sabi nila, sige, sasama ako bukas. Pinuntahan mo kinabukasan, hindi sumama. Sabi, next week. Pinuntahan mo next week, hindi ulit sumama. Next week ulit, nangako sasama, hindi pa rin. Na-offend ka na. Huminto ka na. Parang walang nangyayari. Pero you commit, you have your word sa Panginoon na ikaw ay magpapagamit sa Kanya. Nag-commit ka na ikaw ay magpapagamit in the ministry. Then you stop. Huminto ka sa Panginoon dahil napagod ka eh. Dahil na-open ka eh. Pero nang sabi ng Panginoon, pay your vows. Pay. Iano natin? Gawin natin sa ating pong buhay yung commitment natin sa Panginoon. If you know in yourself na you are used to be, you have commitment sa Panginoon na hindi pa nagagawa, na hindi pa natutupad, why not renew your vow to God? Amen. Ang Panginoon ay ang Diyos ng second chance. Hindi lang second chance, kahit 1,000 chance pa, ibibigay ng Panginoon. Just renew your vows sa Panginoon. Panginoon, napagod ako. I quit in my ministry. Nakalimutan ko yung commitment ko sa iyo. Nakalimutan ko yung vows na binawa ko sa iyo. Renew your vows sa Panginoon. Amen. Hindi pa huli ang lahat. Sabi ng Panginoon, i-restore ka niya. Handa ang Panginoon na i-restore ka niya. Ibalik ka niya doon sa kalooban niya. Kaya po, mahalaga na we need to pay our vows sa Panginoon. Kasi we made a promise sa Panginoon. We made a pledge sa Panginoon. Kahit feeling mo ay wala nang sumasama sa'yo sa ministry, parang feeling mo ay wala nang nakakaintindi sa'yo sa ministry, kahit may mga panahon na hindi mo na, gulong-gulo ka na kung magtutuloy ka pa rin. O parang magulo yung iyong isipan. Regardless of whatever situations, pay your vows sa Panginoon. Amen. Dahil hindi ka naman nangako sa tao eh. Hindi ka naman nangako sa kung kanino man. Hindi ka naman nag-decide and nag-commit just based on your emotion. Hindi ka naman nangako sa Panginoon dahil masaya ka lang that time. Hindi ka lang naman nangako sa Panginoon dahil okay ka sa oras na yun eh. You decided to commit your life, to surrender your life sa Panginoon regardless of situation na meron ka. Amen. Kahit iwan ka man ng lahat ng kasama mo, tuloy ka sa Panginoon eh.
Kasi you decide to follow God. Nagdesisyon ka sa Panginoon. Diba? Kaya nga may awitin eh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen. Diba? Nag-bow ka na sa Panginoon eh. Nag-decide ka nang sumunod sa Panginoon eh. Pero bigla kang aatras. You turn back. Iyahanapin ng Panginoon sa atin yan eh. Yung vows natin, yung commitment. Kaya no turning back. Yung iba, you have decided to follow Jesus. No turning back. Pero nung ginawa ng iba, they decided to sit at the back. Ano yung sit at the back? Alam nyo, very dangerous kung ang laging nais natin ay nandun sa dulo. Alam ko naman, di naman po tayo pwede lahat nasa unahan. Pero very dangerous. It's about the condition of our heart. Our condition of our heart. Kasi, nandun pa ba yung eagerness mo na makapakinig ng salita ng Diyos? Amen. Dapat excited ka. Every time na merong pagpapakinig ng salita ng Diyos. Gusto natin, unahin tayo ng Diyos sa pagpapala. Ngunit kapag dumating na yung pagpapala, huli naman ang Diyos. Gusto mo lagi kang una? Pero pag nandiyan na yung blessing, huli na ang Panginoon sa iyo. Sa pagpapala, nag-uunahan tayo. Pero pag pinagpala na, nagtatakbuhan na. Gusto mo lang doon sa blessing eh. Pero pag may pinagpapala ka na ng Panginoon, may pinapatrabaho na sa iyo ang Panginoon, ayaw mo na. Gusto mo lang doon sa blessing, ayaw mo doon sa trabaho. Tinatakbuhan mo. May nais lang ipagawa sa iyong Panginoon para may blessing. Nakakalungkot po, no? Kapag dumating yung presidente, gusto mo doon ka sa unahan. Kasi baka maambunan ka ng mga may pamigay si president. Si mayor, dumating si mayor, doon ka sa unahan. Kahit masikip, nandun ka sa unahan. Kasi next week mo baka makatanggap ka ng ambon ng pagpapala ni mayor. Kapag may concert, nandun ka, nagsisiksikan ka, nandun ka sa unahan. Di ba? Pero kapag may preaching, nandun ka sa dulo. Di ba? Gusto mo ay pagpapala. Gusto mo lagi kang nasa unahan ng pagpapala. Pero gusto mo laging nasa dulo. Gusto mo laging nasa hulihan ng pagkilos o paggawa sa harapan ng Panginoon. Ay, mahirap talaga, very dangerous talaga pag nasa ilukod ka eh. Ang dami mong makikita eh. Yung si kapatid na yun, oh, tumutulog-tulog lang yun eh. Di ba pag nasa likod ka, ang dami mo na-observe eh. Di ba si kapatid, nasa unahan pa naman tutulog-tulog lang. Ano na lang ginagawa mo? Ino-observahan mo, ano mga, ayan na naman, tingnan nyo si kapatid, oh, nag-chichismisan talaga yan, may marites talaga dito eh. Ah, tingnan mo. Ay, tingnan nyo si kapatid. Oh, nagse-cellphone na naman yan. Diba? Kunyari, nanonood ng Facebook Live ng church. Pero maya-maya, sumisimple yan sa messenger. Titingnan mo na lang yan. Very dangerous, no? Kung ano nakikita mo, eh. Kaya nga, sa halip na nakafocus ka sa words of God, nadadivert yung focus mo sa iba. At madi-discourage ka na lang, bakit kaya itong si kapatid na to ay nasa church ay kung ano nung pinagkikwentuhan. Eh, nagpipreach si pastor, eh, nagkikwentuhan, siya na lang kaya maging pastor. Diba? May yun ang isip mo ngayon. Magugulo, mapupulit yung isip mo eh. Ang isip mo ngayon, ang attention mo ngayon, ay nandun sa na-observe mo. At wala na dun sa pagpahayag ng salita ng Diyos. O kaya nga, maganda, lagi tayong sa unahan. Kasi gusto natin una yung blessing sa ating buhay. Amen? Pero there's nothing wrong kung minsan nasa dulo talaga kasi wala nang space. Eh. Diba? Pero sabi ko nga po, it is about the condition of our heart. Kung tama naman, binibigay mo ang priority mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, God is pleased sa ating pong buhay.
Kaya nga sabi ng Panginoon, pay your vows sa Panginoon. Kung ano yung commitment na binigay natin sa Panginoon, gampanin natin yan. Minsan tayo, galit na galit tayo sa mga taong nangangako eh. Babayaran kita bukas. Hindi binayaran, nagalit ka ngayon. Friendship over. Galit na galit tayo sa mga nangangako, hindi tumutupad, no? Amen. Pero ikaw, nangako sa Panginoon, hindi mo naman tinupad. Oh. Ano kaya ang mararamdaman ng Panginoon? Nangako ka sa Panginoon na ikaw ay magtuturo na sa good news. Pero hindi mo naman tinupad. O ano kaya mararamdaman ng Panginoon? Kung tayo nga po nagagalit sa mga taong di tumutupad sa pangako nila sa kanilang words, how much more God? God is waiting for our commitments. God is waiting for our vows. Nangako ka sa Panginoon na magpapagamit sa Kanya. Gawin po natin yun. At alam po natin, hindi natin magagawa yan in our own self. Hindi talaga natin kaya. It is only by the grace of God para yung ating mga vows and commitment and words to God ay magawa natin. Sa tulong lang po yun ng Panginoon. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Sabi po ng verse 10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Kapo, paano natin magagawa yung mga commitment natin sa Panginoon, yung mga vows natin sa Panginoon, yung iniluhod mo sa Panginoon, paano natin magagawa yan? Sa tulong ng biyaya ng Diyos. Katulad ni Apostle Pablo, paano siya nag-labored more abundantly for God? Not because ng kanyang sarili. Yet not I, but the grace of God. Sa biyaya lang din po ng Panginoon. Kaya kailangan talaga natin ang biyaya po ng Panginoon to pay our vows to God. If you are a parent, pay your vows sa Panginoon. Na ililid mo ang iyong pamilya sa Panginoon. Think about it. Kung ikaw ay hindi mo, you don't pay your vows sa Panginoon, think about your family, your children. Saan sila tutungo? Think about the children's of your children. Saan sila tutungo? Kung ikaw ay hindi magpipay ng vows mo sa Panginoon. Kung ikaw ay young people, think about kung ikaw ay hindi mo, you will not pay your vows sa Panginoon. Think about your future. Think about the future of your future family. Yun na lang isipin mo eh. Kung hindi ka tutupad sa mga commitment mo sa Panginoon ngayon, kung hindi ka magtatapat sa Panginoon ngayon, how about your future? Saan mo sila dadalhin? Saan mo sila? Doon ba sa panahon na sila ay pag pinagpapala ng Panginoon or papaluin ng Panginoon. Remember that yung ating pagkakamali ngayon, ang mag-aani niyan ay ang ating pong future. If you walk away in the ministry, if you walk away in the church, if you walk away from the words of God, if you walk away in the counsels of the man of God, if you walk away from the Christian fellowship, if you walk away to your vows to God, anong benefits ang makukuha mo kung aalis ka sa church? Kung aalis ka sa fellowship ng brethren, anong benefits ang makukuha mo? Nandito na eh, nandito na sa church, nandito na, nandun ka na sa lugar ng full of benefits ng Panginoon eh. Aalis ka pa ba? Kaya nga po, sabi po ang ating pong, what shall I render unto the Lord? Take the cup of salvation, walk before God, and pay your vows sa Panginoon. And lastly, mabilis na lang po ito, sa verse 17. Kasi kung papansinin niyo po, doon sa Psalms 116, bigay ko na lang po ito.
Ano pa yung hahanapin sa atin ng Panginoon? Titingnan niyo po itong buong chapter ng 116. Yung mga may I will dyan. Yan, I will. Yung dapat natin gawin. Sa verse 17, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Kaya, what shall I render unto the Lord? Verse 17, offer thanksgiving sacrifice. God is worthy of all things. Kung meron man tayong dapat pasalamatan, ang Panginoon yun. Ang Panginoon, He is worthy to receive thanksgiving. At salamat na may mga Kristiyano na patuloy na nagbibigay sa Panginoon to show their gratitude sa Panginoon. May mga Kristiyano na nagsasacrifice ng kanilang oras, nagsasacrifice ng kanilang kalakasan, nagsasacrifice ng kanilang resources, nagsasacrifice ng kanilang finances, just to show their thanksgiving sa Panginoon. May mga Kristiyano, they labor of love sa Panginoon. Bakit? Gusto nila magpasalamat sa Panginoon eh. May mga Kristiyano na involved sa Nehemiah Project. Bakit? Gusto nila magpasalamat sa Panginoon eh. And God is worthy. At yung ang binibigay nila, talagang it takes sacrifice. Masasaktan ka, mga bagay na ayaw mong bitawan sana, yung oras mo mahalaga sa'yo, pero dahil gusto mong pasalamatan sa Panginoon, sasacrifice mo to. Ibibigay mo to sa Panginoon. Yung resources mo, mahalaga sa'yo. Yung finances mo, mahalaga sa'yo. Pero gusto mo magpasalamat sa Panginoon, isasacrifice mo. Bakit? Gusto magpasalamat sa Panginoon eh. At dakila ang Diyos sa ating pong buhay. Yun lang po ang ating pong mensahe sa gabing ito. What shall I render unto the Lord? At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito, salamat po sa mensahe, salamat po sa inyong salita. At nawa Panginoon, ma-apply po namin to sa aming pong buhay. At salamat sa Panginoon, privilege na ito na pinagkaloob niyo po sa akin to deliver your message, Panginoon. And I would like to bring back all the glory and honor into thy name, O Lord. At sa pagpapatuloy ng ating pong invitation, ingin po natin ating pong pastor. Amen. Tonight, amen. What a blessing. What shall I render unto the Lord for His benefits? Marami pong mga benepisyo na natanggap natin sa Panginoon. And we need to acknowledge the benefits of God, most especially our salvation na binigay ng Panginoon sa atin. Think about kung hindi kaligtas ngayon, saan tayo? Oh, what a blessing. We enjoy salvation. Yan po ang higit na benepisyo na galing sa Panginoon. Ano yung word na benefits, hindi po natin pinaghirapan. Merong naghirap para makatanggap tayo ng benepisyo. Ang naghirap, nag-suffering, no? The cup speaks of suffering. May nag-suffer para ma-enjoy natin ang kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, what can I render unto the Lord for those benefits? Every day sa buhay natin, maraming mga benepisyo. Salamat sa pagising mo pa lang sa umaga. Binibigyan ka na ng Diyos ng another life. That's a great benefits na binigay ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan araw-araw. Binibigyan tayo ng kalusugan ng Panginoon araw-araw. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan bagamat maraming pagsubok at problema. At binibigyan tayo ng Diyos ng kagaanan, comfort, salamat. Marami po ang mga benepisyo. That's the reason why
We survive every day, we sustain our life every day because of the of His benefits unto us, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. What can I render unto the Lord for those benefits na ating natanggap sa Panginoon? No? Yung kaligtasan, i-share din natin sa iba. We need to share the cup of salvation sa iba, share to others. And we need to walk with God. No? Now, the great example of walking with God is no other than Enoch. Enoch walked 365 years walking with God. No? Hanggang kailan ka ba lumakad sa Panginoon? Hanggang